mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong awiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, sa sandali ng katahimikan, ating aminin ang ating mga kasalanan at ihingin ang tawad ang mga ito upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na luba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami dumudulog sa iyong dakilang pag-ibig ngayon. Ang araw ng kaligtasan ay palapit ng palapit upang sa pagdiriwang ng pagkabuhay kami lalong sumisigasig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinasabi ng Panginoon, inutusan ko ang mga tao na sumunod sa akin upang sila'y maging aking bayan at ako naman ang Diyos nila. Sinabi kong mamuhay sila ayon sa pinag-uutos ko at sila'y mapapanuto. Ngunit hindi sila tumalima. Ayaw nilang makinig sa akin. Sa halip, ginawa nila ang balang maibigan at lubusang nagpakasama. Sa halip na magpakabuti. Mula nang lumabas sa Ehipto ang inyong mga ninuno hanggang sa araw na ito, patuloy akong nagsugo ng aking mga alipin, ang mga propeta. Subalit hindi ninyo sila pinakinggan ni pinahalagahan. Nagmatigas kayo at masahol pa ang ginawa ninyo kaysa ginawa ng inyong mga ninuno. Jeremias, sasabihin mo ang lahat ng ito sa kanila. Subalit hindi sila makikinig sa iyo. Tatawagin mo sila, ngunit hindi kanila papansinin.
Kaya, ganito ang sabihin mo sa kanila. Narito ang bansang ayaw makinig sa tinig ng Panginoong kanilang Diyos at ayaw ituwid ang kanilang landas. Naglaho na sa kanila ang katotohanan at hindi man lamang nababanggit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon. Siya ay awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos. Tayo ay kalinga niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng iyong mga magulang nang nasa Meriba sa ilang ng masa. Ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng iyong magulang bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy inyong dinggin, huwag niyo siyang salungatin. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Magsisi tayong mataos, halina't magbalik-loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo dumulog at manumbalik na lubos. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Hesukristo. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pinalayas ni Jesus ang isang demonyong sanhi ng pagkapipi ng isang lalaki at ito'y nakapagsalita na mula noon. Nang gilalas ang mga tao, ngunit may ilan sa kanila ang nagsabi, si Belzebul na prinsipe ng mga demonyo ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Maiba namang nais siyang subukin, kaya nagsabi, magpakita ka ng kababalaghang magpapakilala na ang Diyos ay suma sa iyo. Ngunit batid ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya't sinabi sa kanila, babagsak ang bawat kahariang nahahati sa magkakalabang pangkat at mawawasak ang mga bahay roon.
Kung maghimagsik si Satanas laban sa kaniyang sarili, paano mananatili ang kaniyang kaharian? Sinasabi ninyong nagpapalayas ako ng mga demonyo sapagkat binigyan ako ni Belzebul ng kapangyarihang ito. Kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ni Belzebul, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa inyong mga tagasunod na makagawa ng gayon? Sila na rin ang nagpapatunay na maling-mali kayo. Ngayon, kung ako'y nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangangahulugang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Kapag ang isang taong malakas at nasa sandatahan ay nagbabantay sa kaniyang bahay, malayo sa panganib ang kaniyang ari-arian, ngunit kung salakayin siya at talunin ng isang taong higit na malakas, sasamsamin nito ang mga sandatang kaniyang inaasahan at ipamamahagi ang ari-ariang inagaw. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at nagkalat ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. May mga karanasan tayo na pag gumawa ka ng mabuti, hindi pa rin nakikita ng iba na ito ay mabuti. Ang tawag doon ay prejudice, bias. Mayroon kang kinakampihan. Lalo na kapag kilala mo yung tao at galit ka, kahit anong gawin niyang mabuti, hindi mo masasabing mabuti. Palaging mali. Ito ang sitwasyon ng ating ebanghelyo ngayon. Si Jesus at ang mga Pariseo. Si Jesus na palaging gumagawa ng mabuti ay nakikita ng mga Pariseo na palaging mali sa kanilang mga mata. Dahil sila ay mayroon ng prejudice. Meron na silang biased attitude laban kay Jesus. Bakit? Saan nang gagaling? Bakit sila nagagalit kay Jesus gayong gumagawa lang siya ng tama at mabuti? Gayong ang ginagawa niya ay pagbabahagi kung ano ang mabuti sa kaharian ng Diyos. Doon natin mauunawaan ang tugon ng mga Pariseo at Eskriba sa harapan ni Jesus. Dahil noong panahon nila, kahit ang mga Eskriba o ang mga Pariseo ay mayroon ding grupo ng nagpapalayas ng demonyo. Kaya lang, yung kanilang grupo na nagpapalayas ng mga demonyo o Jewish exorcists, hindi kayang palayasin. Itong taong ito na hindi nila kasama, itong taong ito na hindi nila kauri, ay may kapangyarihan at autoridad na sa isang salita, ang demonyo'y naninikluhod at nanginginig sa takot. Yun ang kanilang pinanggagalingan. Bakit hindi namin yun magawa? Bakit ang taong ito ay nagagawa? Bakit walang nakikinig sa amin? Bakit kapag kami ay nagpahayag ng mga salita ni Moses o mga kasuguan ni Moses o kautusan, walang nakikinig sa amin? Pero ang taong ito, bakit ganun ang kaniyang kapangyarihan? Bakit ganun ang kaniyang authority na sabihin sa tao
na ganito ang dapat mangyari at maganap. At ang lahat ng kaniyang salita ay nagaganap sa katotohanan. Ang Ebanghelyo ay pagpapakita that there is no middle ground. Pagpapakita na ikaw ay para kay Jesus at para sa demonyo. There is no middle ground. Sa ating pananampalataya, there is no middle ground. It's either we follow Jesus or we follow the demons. Bakit ba yan tinawag na demonyo? Diablo, die, dalawa, pinaghahati. Pinaghahati ang bawat isa upang hindi magkaroon ng kaisahan, upang hindi magkaroon ng tamang pananaw at mag-away-away para hindi mabuo ang isang bayan. Nakatatakot isipin na baka tayo ay isumbong ni Propeta Jeremias at sabihin niyang ito po ang bayang hindi nakikinig sa iyo. Nakatatakot. Kaya binibigyan tayo ni Jesus ng isang pagkakataong tingnan at palaging subukan ang kapangyarihan ng Diyos. Isa lang ang dapat gawin. Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin. Gagawa tayo ng desisyon kung tayo ba ay kay Jesus o tayo ba ay sa Diablo. Gagawa tayo ng desisyon na ako ba ay Kristiyano o ako ba ay hindi Kristiyano. There is no middle ground. Magdi-decide tayo kung sino ang ating susundan at kung sino ang ating susundin. Ang salita ba ni Jesus o ang salita ng Diablo? Papaano mo malalaman? Papaano mo uunawain kung ang lahat ng bagay ay sa Diyos o sa Diablo? Kapag ito ay hindi sumasaklaw sa pag-ibig at awa ng Diyos at ito ay naninira ng iba. Tayo bilang mga Kristiyano ay tumutugon sa tawag ng Diyos ng pag-ibig at awa. There is no middle ground. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka, pero hindi ka nagsisimba. Hindi mo pwedeng sabihin Kristiyano ka, pero dumaan na ang napakaraming panahon. You have reached the age of reason, pero hindi ka pa nanikluhod sa Diyos at humingi ng tawad sa kaniyang banal na pangungumpisal. Hindi mo pwedeng sabihing Kristiyano ka kung hindi mo kayang magpatawad at magbigay. Hindi mo pwedeng sabihing Kristiyano ka kung scammer ka. Scammer ng napakaraming bagay. There is no middle ground. Mga kapatid, wala pong depende. Wala pong nasa gitna. Ang sabi ng kasulatan, kapag ikaw ay 50-50, iluluwa kita. Ngayong araw, tinatanong tayo ng Ebanghelyo, ako ba ay panig sa Diyos o laban sa Diyos? Kung Kristiyano ka at naniniwala sa Diyos, bakit ka may anting-anting? Sino ba ang Diyos mo? Si Jesus o ang anting-anting? Kung Kristiyano ka, bakit ang dami mong pamahiin? Sino ba ang Diyos mo? Kung Kristiyano ka, ba't ka magnanakaw? Ba't ka snatcher? Ba't ka mandurukot?
Ba't ka maglalasing? Bakit yung maliit na business mo, nandadaya ka pa rin? Bakit ka Kristiyano? There is no middle ground. That kahit dalhin mo ang pagka-Kristiyano hanggang kamatayan, hindi iyon garantisado na kayo o tayo ay mapupunta sa langit. Ang tunay na panig sa Diyos ay panig sa kaniyang pag-ibig at awa. Tingnan natin po sa liwanag ng Ebanghelyo kung saan mas mabigat at kung saan pumapanig ang ating buhay. Tingnan natin sa Ebanghelyo kung tayo ba ay nasa middle ground o tayo ba ay sumasaksi sa kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Araw-araw, ito ay pagbibigay sa atin ng pagkakataon ng Diyos na pumili para sa Diyos o para sa demonyo. Dalawa lang ang maging mabuti o ang magpatuloy na maging masama. Kaya nga napakabuti ng Diyos sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating kasalanan, sa kabila ng limitasyon ng ating pag-unawa, binibigyan tayo ng grasya sa banal na kumpisal upang ibalik ang naputol na relasyon na meron tayo sa Kaniya. Para pagdating natin sa Kaniyang bahay, pagharap natin sa banal na Eukaristiya, tayo'y malinis na tatanggap ng Kaniyang banal na katawan dahil nag-decide ka na sa pagtanggap mo ng Kaniyang banal na katawan, ako'y panig sa iyo at mamamatay ng panig sa iyo simula ngayon hanggang ako'y makarating sa iyong tahanang walang hanggan. Sana po ang Ebanghelyo ay magising sa atin ngayon kung sino ang ating papanigan. Sana po ang Ebanghelyo ay magbukas ng ating kaisipan at puso na ang Diyos ay palaging naririyan upang sa ating pagbalik, handa tayong tanggapin, handa tayong yakapin kasama ang kahinaan natin at ang ating mga pangarap. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang tayo ay natitipon kay Kristo na nangingibabaw sa lahat ng kasamaan, buong pagtitiwala tayong lumapit sa Ama, taglay ang ating mga kahilingan. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang simbahan naway magpanibago at magpatotoo ng tapat sa mga dapat pahalagahan sa buhay at tumulong sa muling pagbuo ng isang wasak na mundo. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga Kristiyanong mananampalataya, naway magkaroon ng tapang na mangaral sa ngalan ni Kristo, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Atinawang buong pusong itaguyod ang pagtatanggol sa katotohanan at salungatin ang malikhaing pangaakit ng kasamaan, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ang mga may sakit at may karamdaman naway paginhawahi ng pag-ibig ng Diyos na kanilang nararanasan sa pangangalaga ng mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak.
Isama natin sa ating intensyon ang lahat ng ating pangarap para sa ating pamilya, ang ating paghahanap ng mabuti at maayos na trabaho, ang lahat ng nag-a-abroad, ang lahat ng pamilyang nasisira, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, ating idulog sa makapangyarihang Diyos na tayo'y tulungan sa lahat ng bagay. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming kaisa ng iyong anak. Ama naming makapangyarihan, sa paghahandog namin ng mga panalangin, pinasasalamatan ka namin dahil sa iyong anak na tumubos sa kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa gitna ng kahirapan, ang nadama ko ay aliw, pagkat buhay ang nadama sa pangako mo sa Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, upang iyong kalugda ng aming mga alay, dalisayan mo kami sa lahat ng kasalanan at huwag mong ipahintulot na kami masilaw ng kinang ng mga huwad na kaligayahan, kundi itaguyod mo kami ng aming makamtan ang iyong pangakong gantimpalang lantay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog
para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Narito si Jesus, ang buong puso nating pinipili. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers, sumunod po tayo. At katapatan.
Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Paris Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa may BPI Quezon Boulevard at sa Benedict Building Ground Floor, Evangelista Street, mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang large size po ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size po ay 1,000 pesos. At ang small size po ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang mga oras po ng ating Finance Office tuwing Lunes hanggang Huwebes at Sabado ay alas 8 po ng umaga hanggang alas 4:45 ng hapon. At tuwing Biyernes po at Linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6:45 po ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang po muna tayo sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang po ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay iyong tulungang maisaloob at maisakatuparan ang iyong pagliligtas na aming ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagpagaling na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos! Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.